Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo ay magkwentuhan. Chauncey Billups, inatake si Allen Iverson at pinagmulta ng NBA si Luka Doncic. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bagong lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. At pwede nyo din i-like ang ating Facebook page na Kwentong Atleta dahil magpo-post na din tayo doon ng mga videos at updates. Salamat po mga kaibigan. Let's go! Bago natin simulan yan, bigyan muna natin ng konting introduction si Chauncey Billups para doon sa mga makabagong NBA fans natin. Malamang kilala nyo siya ngayon bilang isang host o NBA analyst sa ESPN. Ngunit bago nga siya makapasok sa trabaho na ito, si Billups ay isa sa mga pinakamagaling na point guard noong panahon niya. Hindi man siya kasing sikat ng isang Steve Nash o Allen Iverson, ngunit madalas naman siya makasama sa All-Star Game. Si Chauncey Billups ay 5-time NBA All-Star, NBA Finals MVP at isang NBA champion. Nakilala talaga siya ng mga tao sa Detroit Pistons dahil sila ang team na tumalo sa Kobe Shaq team ng Los Angeles Lakers. Total team effort ang ginawa ng Pistons upang matalo ang Lakers. Ngunit sila'y pinangunahan ni Chauncey Billups kaya naman nakuha niya ang award na Finals MVP. Habang si Allen Iverson naman ay kilala na nating lahat, isa sa mga pinakamagaling gumawa ng punto sa buong kasaysayan ng NBA at one of the most influential NBA players of all time. Si Iverson ay nakapasok din sa NBA Hall of Fame, habang si Chauncey Billups naman ay hindi pa din nakakapasok hanggang ngayon. Kaya naman ang matanong si Billups kung ano ba ang masasabi niya tungkol dito, ayon sa sikat na basketball news outlet na Bleacher Report, sabi ni Billups, tinalo umano niya ang Lakers ng 4-1, habang si Iverson naman ay natalo ng Lakers ng 4-1. Si Iverson ay may regular season MVP, habang siya naman ay may finals MVP. Noong nasa Denver daw si Iverson, dalawang beses ito nalaglag sa first round, habang pagpasok naman niya, nadala niya ito sa conference finals. So paano daw na hindi siya kasama sa Hall of Fame? Totoo lahat ng sinabi ni Chauncey Billups, ngunit hindi naman niya kailangan idamay si Iverson sa kanyang paglalaban para sa Hall of Fame. Una sa lahat, ang team ng Pistons na tumalo sa Lakers ay mayroong multiple All-Star. Andun din ang Defensive Player of the Year, habang mag-isa naman si Iverson sa Philadelphia 76ers. Walang duda na dapat kasali talaga si Chauncey Billups sa Hall of Fame, ngunit mukhang mali lang talaga ang ginamit niyang punto dito, lalong-lalo na yung sa Lakers na argument. Dahil di hamak na mas malakas talaga ang lineup ng Pistons kaysa sa Philadelphia 76ers ni Allen Iverson. Habang sa susunod nating balita, si Luka Doncic ay pinagmulta ng NBA dahil sa pagbato ng bola sa paa ng referee. Hindi natin alam kung sinadya ba ito ni Doncic, ngunit siya ay pinagmulta ng NBA ng $15,000 o mahigit kumulang 728,500 pesos. Napakalaki nga niyan mga kaibigan, ngunit malamang bariya na lamang ito kay Luka Doncic dahil sa dami ng kanyang endorsement deals at sweldo sa NBA. Ngunit sa palagay ko nga mga kaibigan, pwedeng hindi nga ito si Doncic ang magbayad niyan, kundi ang owner ng Dallas Mavericks na isang billionaire na si Mark Cuban. Ayon nga sa isang interview, kung papipiliin daw siya kay Doncic at sa kanyang asawa, sabi ni Cuban ihanda na daw ang mga papeles dahil makikipag-divorce na umano siya. Kaya naman hindi talaga nito papakawalan si Luka Doncic mga kaibigan. Ngunit kung nagtataka nga kayo, bakit si Doncic ay nagmulta? Kamusta naman si Morris? Siyempre hindi din pinalampas ng NBA si Morris at pinagmulta din ito ng NBA sa kanyang mga ginawa kay Luka Doncic. Si Morris ay pinagmulta ng $35,000 o mahigit kumulang 1,700,000 pesos. So sa mga fans dyan ng Dallas Mavericks, nabigyan na kayo ng hustisya sa mga ginawa ni Morris sa inyong superstar na si Luka Doncic. So ayun po mga kaibigan ang ating balitang NBA ngayon. Ano ba ang masasabi nyo sa mga sinabi ni Chauncey Billups? At sa tingin nyo ba sapat na itong multa ni Marcus Morris? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.